Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kabayan ng mga kwento ng bayan ko ang pagsasaluhan natin ngayon. Ako nga pala si Dayan O. Kalalo, guro sa ikalimang baitang mula sa paaralang elementaryo ng Banjo East, Division ng Lungsod Talawan na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapubulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa batang mahilig sumagot ng wait lang, lalo na kapag inuutusan. Ito ay pinamagatang Buena Wait Lang. Isinulat ito ni Binibining Jeanette B. Arzaga, guro sa Ipilan Barrio School, Division ng Lungsod General Trias, at iginuhit naman ni Ginoong Alvin G. Alejandro, guro sa San Isidro Elementary School, Division ng Lungsod Antipolo. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Isang umaga, ginising ng papa niya si Wena. Wena, anak, magbihis ka na at magsisimba tayo. Wait lang po, papa. At antok pa po ako. At bumalik sa pagtulog si Wena. Iniwan na nila si Wena sa bahay. Pag-uwi, ay nadatnan nila si Wena na nakaupo sa sala. Nanonood ang telebisyon. Tinawag siya ng kanyang mama. Wena, uhaw na ang alaga mong ibon. Painumin mo na. Wait lang po, mama. At bumalik si Wena sa pinapanood. Maya-maya, naglambing si ate sa kanya. Wena, baka gusto mo akong tulungan magdilig. Wait lang po, ate. Tatapusin ko lang po ang paglalaro ko. At bumalik sa paglalaro sa cellphone si Wena. Pagsapit ng hapon, walang nagawa si Wena sa mga pinapakiusap sa kanya. Naalala ni Wena ang assignment niya. Mama, pwede niyo po ba akong tulungan linisin ang sapatos ko? Wait lang, Wena. At namamalan siya pa ako. At bumalik sa pamamalan siya ang kanyang mama. Lumapit siya sa kanyang papa. Papa, pwede niyo po ba akong tulungan sa aking assignment? Wait lang, Wena. At bumalik sa pagluluto ng hapunan ng kanyang papa. Nakita niya nag-aayos ng gamit sa bag ang kanyang ate. Ate, pwede mo rin ba akong tulungan ayusin ang mga aklat at gamit ko sa bag? Wait lang, Wena. At pumalik si ate sa pag-aayos ng sariling gamit. Gabi na. Pero hindi pa tapos si Wena sa mga kailangan niyang gawin. Naisip niyang mahirap pa ng pinaghihintay ang isang tao na nakikiusap. Bigla niyang narinig ang kanyang papa. Wena, kakain na tayo ng hapunan. Pwede mo ba akong tulungan maghanda ng mesa? Sige po, papa! Alistong sagot ni Wena. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.